Guys, magandang araw sa ating lahat. Sa video kong ito, ipapakita ko na naman sa inyo kung paano ayusin yung mounting ng water tank float valve. Ito yung mounting ng water tank float valve, guys. Yan. Ito yung nakakabit kasi dati. Natanggal kasi yung male adapter nito. Yan, nakakabit dito. So, gagawin natin, ipipix natin to. Tapos ito naman yung ikakabit din natin dito sa bracket niya dito. Ang tawag naman nito, guys, is yung float valve. Ito yung kinakabit natin sa water tank natin. Kasi ang purpose kasi nitong float valve na to, guys, is ito yung nag-switch on off ng tubig natin sa tangke. Halimbawa kasi, guys, pagka yung laman ng tubig doon sa tangke, pag nasa mababa na yan, guys, itong pinaka-float niya, float ball niya, guys, ito siya, bababa yan. So, once na pag bumaba na yan, yung tubig naman lalabas dito. Yan, dito, guys, lalabas. Tapos, pagka mapupuno na yung tubig doon sa tangke, automatic naman yan, guys, magsasarado. Yan. So ganyan lang yung function ng float valve. So umpisa na natin, guys, yung pagpipix ng bracket niya. So ito, guys. So ang kailangan natin gamit is yung pandikit o yung Neltex. Yan, guys. So itong pinakaano niya dito, guys, lilinisin natin to kasi may mga nakadikit dati. Para pagka nilagyan na natin yung male adapter, kapit na kapit niyo yung pandikit. So lilihain natin to, guys. Ang nangyari kasi ito, guys, nahugot kasi ito, kaya kailangan natin yung maintenance. So, guys, okay na, malinis na yung ano natin. So gagamit na tayo ng Neltex. Lalagyan natin to paikot. Saka ito namang male adapter. Lagyan din natin ng Neltex paikot. Ayan. Tsaka mo papasok yan, guys. So pag naipasok na yan, ha, guys, yan, okay na, naipasok na natin. So magantay na lang tayo ng ilang minuto, patutuyuin natin tong solvent nya para hindi siyang matanggal. So pagka, kasi naman pag Neltex naman yung ginamit natin, madali lang naman matuyo. 5 minutes, okay na. So susunod natin gagawin nito, guys, is kakabit natin yung float valve niya doon sa tangke. So, guys, bago natin to ikabit, kailangan natin munang lagyan natin ng Teflon to. Yan. Yung Teflon. Saka ito namang thread ng float valve natin, lagyan din natin ng Teflon.
So yan. So guys, na ilagyan na natin lahat ng Teflon. So ang susunod nating step na naman ay kapapakita ko na sa inyo yung pagkakabit nitong mounting bracket niya saka itong float valve. So guys, kakabit ko na yung mounting bracket niya. So bali palala lang pala guys, yung sukat nito is 1 inch. Dito guys, 1 inch saka to. So ikakabit ko na to. Yan. Yan lang yun guys. So ganyan guys, nakaharap dito. So guys, ang susunod naman natin ikakabit ay yung float valve nya. So ito guys, ito yung ikakabit muna natin. Yan. So pagkatapos nito guys, yung susunod nating ikakabit ay yung ball valve, yung ball niya. Yan guys. Ito. So yan guys, ikabit na natin. So ganyan yan kasi yung laro niya yan guys. Yan. Taas baba lang yan. Pagka tumaas na yung tubig niya, dandan itong aangat yan. Pagka bumaba naman yung level ng tubig, bababa yan guys. Yan. So bubuksan ko na yung valve guys para makita natin yung daloy nung ano niya, yung tubig. So yan guys. Yan. So pagka umangat yan guys, yan. 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 So magsasarado yung valve niya. So wala nang dadalo na tubig. Yan. Pagka mababawasan naman yung level ng tubig, yan, dandahanin yung yan, lalabas yung tubig. So guys, maraming salamat.